Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, i-share ko sa inyo yung top lip products na ginagamit ko. Yung perfect shade lang, nakakaganda, worth the money and everything. Basta, yung tipong everyday, sila at sila yung pipiliin ko dun sa stash ng lipstick na meron ako. So, kinuha ko lang dito yung mga top lip products na ginagamit ko. Na perfect and tingin ko i-repurchase ko talaga. So ito, super honest pagpili lang to. Kasi dati, maano rin ako eh, pag meron akong napanood the vlog or may nakita ako na ads na ang ganda ng shades, nudes, mga ganyan, napapaano ko, eh, kailangan ko nito, kailangan ko niyan. Pero pag binili ko na, paulit-ulit lang naman din yung kinukuha ko. For example, lip tint. Yun at yun din naman yung dinadala ko everywhere. So, ngayon, maingat talaga ako sa pagpili. Iniisip ko yung pagbinili ko ba to, in the long run, kukunin ko ba siya, gagamitin ko ba siya like everyday or lagi, mauubos ko ba siya. Kasi, sa dami ng binibili natin dahil napapabili tayo sa mga vlogs, hindi naman talaga natin nauubos, diba? And yung mga lipsticks na iba, nag-range from 500. And for me nga, 300 is mahal na talaga eh. So, ito lang yung mga lip products na, yan, ginagamit ko talaga. So let's start. First off, sa water tint, ang pinaka-favorite ko talaga is the KJM. Lagi nyo naman ito nakikita sa vlog ko. The KJM Lip and Cheek Tint in Bittersweet Magenta. Actually, parang feeling ko nga KJM yung nagpauso ng mga lip tint eh, diba, ng mga water tint. Siguro 5 years ago, nauso tong KJM. Marami na akong nasubukan after ko nakaubos nung Bloodshot na pinaka-first purchase ko ng KJM 5 years ago. Dito at dito rin ako mabalik. And it's just very cheap. It's just 80 pesos. Alam ko 80 pesos, something pesos lang to or 110 pesos sa mismo KJM na ano. Pero ako ito, second purchase ko na to and nabili ko to sa Star Main Shop. It's just 110 pesos ata. So far, ito yung pinakagamit na gamit ko. Like, kasi yung pang mabilisan eh, nag-stain talaga. So, out of all the lip products na favorite ko na ginagamit ko, ito talaga yung gamit na gamit. And, tingin ko, kailan ko pa ba to? Early this year, early 2020 ko pa to binili, but, dito pa lang siya. Unti pa lang yung, marami pa siya actually. So, feeling ko by the end of the year, aabot pa to. So, swatch natin yung ano, itong Bittersweet Magenta dito sa back ba o sa front? Dito lang sa front. So, ito yung shade niya. Ganda niya. Oh my gosh. Yung Bittersweet Magenta. Nakita niya ba? Yan yung shade niya. And when blended, ang ganda niya, di ba? Yan yung shade niya when blended. Perfect. Diba? Mas maka-fresh. Second, ang dami ko nang sinabi na sa KJM pa lang ako. Second na water tint na gusto ko talaga is yung sa Skin Potions na Sugar Flush. Nakita nyo, burado na yung Sugar Flush yung nakalagay dyan. Metallic kasi yan eh, kaya nabura na siya. Ito yung Christmas edition nila, yung gingerbread cookie. Ito naman, brownish. Usually kasi ang ginagawa ko, di ba meron akong mga lip products na ganitong color. Pinang-base ko to kasi color brown siya. Brown yung color. Medyo brown yung color nito eh. Pero kung sa long lasting, mas long lasting itong KJM sa lips. So, swatch ko yung bittersweet gingerbread cookie. Ito siya. Kita nyo, medyo brown siya. I think this is 120 pesos sa Skin Potions. And then, kapag binlend nyo, brownish siya. Brownish yung shade niya. Maganda rin. Flex ko lang yung nails ko. Char. Yeah. So, tapos na tayo sa water tint. For water tints, itong dalawa. Punta naman tayo sa mousse. Actually, iba na yung ano nito. Iba na yung consistency niya. Next natin is this L'Oreal na, anong tawag dito? Rouge ba to? L'Oreal na hindi, and eto, ang nagustuhan ko dito, hindi siya mabigat sa lips. And eto lang yung nag-iisang color na nagustuhan ko sa line na to.
just a natural na ano. Tsaka ang gusto ko dito yung applicator. Ito yung applicator niya, may slant. Ang dali-dali niyang i-apply. Sorry guys, tumitingin ako dun sa mismong screen na kasi dun na rin ako nagsasalamin. Diba? Ang ganda ng color. Actually, ganito lang yung mga shades na gusto ko kasi kapag red, hindi siya bagay sa skin tone ko. So, swatch ko to sa inyo. Ito yung color niya. Ganda. Diba? Naglalaro lang usually siya. Sa ganyang shades yung mga gusto ko na ano. So, again, this is in the shade 116. Okay. 116 I Explore. Ito yung first collection kasi may bagong collection ngayon yung Baked Moods, Baked Rouge, whatever. Basta ganun. Ito lang yung gusto ko na shade. Proceed naman tayo sa next. Next favorite is ito, bago lang to. It's the Happy Skin Lip Mallow in the shade Pumpkin Spice. Ito, ang gusto ko dito, alam niyo yung lip mousse na may applicator na pag in-apply nyo, medyo parang kapag paubos na yung lip tint nyo, yung parang sobrang subtle ng color niya, ang ganda, parang basta, ang hirap i-explain. But this one is on the pricier side. Yung L'Oreal kanina for me, it's a bit expensive na. It's $399. Pero last year pa to sa akin, and nakita nyo, hindi pa siya masyadong bawas. And a little goes a long way. And then, yung next naman is the Happy Skin na Lip Mallow. Ito yung bago. Ito yung second release nila. Ito yung coffee edition. And, oh, makeup eh. Girl. Ang bango. Ang sarap niyang kainin. Bakit ako sa inyo yung shade na ito? Ito naman, pag in-apply ko, dito lang sa gitna. And then, kinakalat ko na lang siya para mas subtle yung color niya. Di kasi ako mahilig dun sa full lip na effect. Gusto ko yung gradient lang, mas soft tignan. Ito yung shade ng Lip Mallow na Pumpkin Spice, sorry. Ayan o, napaka-dreamy niya i-apply. Ang lambot lang po. Ayun. Let's proceed with the next one. The next one is a lipstick. It's from Sunny Space. It's the Fluff Matte. It's the color Nudist. Ang ganda, diba? Usually, ginagamit ko sa office. Pero, bago ko ito i-apply, dahil sobrang kutla niya, tinatop off ko muna yung lips ko neto para may color na yung base kasi naturally, my lips are maputla. And then, ito, tinatop off ko. Ang ganda na effect. Ang bait-bait tignan, ang pleasant-pleasant looking, basta ang ganda. Yun nga lang, ang problema sa Sunny Space, they have a nice, what you call that? Formula. They have a nice formula, but then, mabilis matanggal yung ano nila. Yung lipstick sa lips. Ito yung shade ni Nudist. Diba? Parang on the nude side lang yung mga lipstick ko. Ayan siya. Try ko ipakita sa inyo kapag yun lang. Ang galing ko, ipakita ko sa inyo yung shade na. Sa lips. Usually, bagay ito sa ano eh. Pag office, ito yung ginagamit ko talaga. Nangyari, lagyan ko ng red lip tint dito sa gitna. Yan. Yan siya. Sorry, merong mga lines yung lips ko. But... yan siya. So, this is in the shade Nudist. It's on the pricier side then, but then, iba kasi yung quality ng color eh. Kung makukompare nyo dun sa Everbile na iba yung color payoff nun versus sa Sunny's na mga lipstick. Mas maganda yung payoff for me ng itong Sunny's.
And then, meron silang air blush na ginagamit. Well, kine-clean naman nila na for the eyelids, cheeks, and lips din tong air blush. Pero, ginagamit ko rin siya minsan for the lips kapag di ko feel mag-lip tint. Or kapag super dry ng lips ko, ginagamit ko siya. And kitang-kita nyo naman gamit na gamit ko siya. This is my first ever na air blush. Meron ako ng ibang shades, but then ginagamit ko lang yun sa cheeks lang lahat. Pero pag kasama yung lips, ito. Itong Moon. Air Blush in Moon. Ang description nila neto sa store nila is, Moon is, the color is Toasty Rose. So, swatch ko siya sa inyo. Ito siya. Ang ganda ng Moon, no? Ayan siya. And then, when blended, ganito si Moon. So, ayan. Feeling ko pag naubos to, magre-repurchase ako. Yes. Ayan. And then, for the last one, ito, wala siyang tint, but then, of all the lip balms that I've tried, meron na ako na-try dati, yung Burt's Bees na pomegranate. Ayoko siya, mabigat yung feeling niya sa lips. And, may konting tint siya eh, kasi color pink yun. Ito, colorless, pero ang lightweight. Medyo may cooling effect din. So, for the best lip balm I've ever tried is Carmex. 160 pesos to, I think. Yeah, 160 plus sa Watsons. Ito. Tube type siya. Ito siya. Ang bango din niya. So far, the best lip balm I've ever tried. Na-try ko na rin dati yung baby lips ng Maybelline. Alam niyo yung feeling gaze sa labi na parang may sebo yung labi niyo kumain kayo ng lechon. Ganun. Ganun yung feeling. Mabigat siya sa lips. Pero ito, the best. Ito talaga yung pinaka gusto ko. Pag naubos to, repurchase ulit. So, ayun lang guys. Ito yung mga lipsticks na masashare ko sa inyo na worth it for me. Although, yung iba sa kanila talaga, or most of them is on the pricier side, but believe me, iba yung color payoff nila versus other lipsticks. So, ayun lang guys. Outro na. Outro na. Ang dami kong sinabi na mali-mali na, girl. So, ayun nga, guys. Thank you so much for watching and I will see you on the next one. Please don't forget to like. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to like and subscribe and I will see you in my next video. Bye!